Cindy! Uy! Tumawag sa akin yung guidance counselor office nyo. Napapunta ako sa school nyo. Ate, ano ba naman yung bati mo? Hindi mo man lang hinalikan si Cindy, oh. Abay, gusto ko lang na malaman kung ano nangyayari. Eh, bigla sa nagpapaset ng meeting sa akin. Gusto raw akong kausapin. Aba, anak. May problema ka ba sa mga grades mo? Wala po. Eh, bakit? Bakit sa nagpapa-meeting? Ano pag-uusapan namin tungkol sa'yo? Ha? Hindi ko po alam. Talaga? Ano? Sige po, nakasok lang sa kwarto ka. Oh, sige, sige, sige. O kaya yun? Uy, may alam ka ba? Ano ba rin, chismo? Baluga naman daw, ah. Kulot-kulot. Bakla pa nga, eh. James, may gimmick sa Sabado. Gusto mo sumama? Busy ako. Tsaka ayoko muna yung gimmick-gimmick na yan. Oo naman, men. Parang tinablan ka doon sa retreat, ah. Ano pinagasabi mo? Huwag kang praning. Tsaka hindi pa tayo okay, ah. Huwag kang nalapit sa grupo namin. Oo naman, men. Akala ko ba okay na tayo? Di mga sa isa sinabi ni Miss Barbs yung pagpapatawad. Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin ako magpatawad? Thank you for coming. Ipinatawag ko po kayo dahil kay Cindy. Nung retreat po kasi ay naramdaman ko na meron siyang dinadalang problema na hanggang ngayon ay daladala pa rin niya. Problema? Anong problema na Cindy sa school? Nawalan po siya ng friend, Mrs. Gomez, at ang pakiramdam niya para siyang namatayan. Hindi niya matanggap yon. Wala naman siyang sinasabing ganyan sa amin. Saka, andyan naman si Baste, yung kaibigan niya. Then, meron pa siyang mga ibang friends. I don't think naman na dahil nawalan siya ng isang kaibigan, magkakaroon siya ng problema ganyan. Huwag kang mag-alala. Dadating din tayo dyan. Pag wala na ako sa school nito. Tara na. May buwisit dito eh. Jimbo, teka lang. Uy! Uy! Jimbo! Umiti na nga. I think that's another problem. I think she has difficulty talking to adults. Kaya sinasarili niya ang problema niya, kaya hindi niyo alam. I am sorry to ask you this, Mrs. Gomez. Close ba kayo ng anak ninyo? Nag-uusap ba kayo? Alam niyo ba kung anong nangyayari sa kanya? So, kina-question mo ba ang pagiging ina ko kasi hindi? Oh, no! No, of course not! Gusto ko lang malaman ang relationship ninyo. Dahil doon tayo huhugot ng solusyon kung paano gagaang ang feelings niya. Nawalan siya ng friend, Mrs. Gomez. At we have to make her feel that we are available for her. That we care for her, especially you. Kasi kayo ang mami niya. At ngayon naman, gusto niya naman po akong turuan kung paano ko dapat tratuhin ang anak ko. Excuse me, sino ka ba? Dito lang naman kayo sa eskwela nagkakasama ni Cindy. Ako, kasama niya ako sa bahay. That's exactly my point, Mrs. Gomez. Kayo ang kasama sa bahay. Dapat sa inyo siya komportable makipag-usap. Nag-o-open up ba siya sa inyo? O sige na nga, aaminin ko nga sa'yo. Hindi kami katulad ng ibang mag-ina dyan. Hindi nga kami ganun ka-close na Cindy. Pero, mahal ko ang anak ko. Does she know this, na mahal niyo siya? Oo naman. Nanay niya ako, no? Ni minsan ba sinabi niyo sa kanya at pinaramdam niyo sa kanya ang pagmamahal na yan? Minsan kasi hindi lang dapat sinasabi. Dapat pinaparamdam din. Sa simpleng gestures, sa pangangamusta, sa pag-aasikaso, iparamdam nyo kay Cindy na hindi siya kulang sa pansin. Na kahit anong mangyari, nandiyan kayo, ikaw, para sumuporta sa kanya.